Magandang araw! Sa videong ito, ating kilalanin ang isa sa pinaka-prominenteng Caramoranon na may malaking impact hindi lamang sa Caramoran, hindi lamang sa buong bansa, kundi maging sa buong mundo. Halina't kilalanin si Mariano Brother Mike Zay Velarde. Isang masino, matalino at matiyagang bata ang isinilang sa mabini Caramoran Katanduanas nina Nazareo Velarde at Antonina Zuneta. Brother Mike para sa lahat. Panglima sa anim na magkakapatid. Galing sa mahirap na angkan na dahil sa kasipagan at determinasyon sa buhay ay naging mariwasa. Nagtapos siya sa elementarya sa Tubli Elementary School at Limaan Camarinesur sa mataas na paaralan. Sa koleyo, dahil sa pagkukusap, natapos niya ang Geodetic Engineering at nakapasa. Isa siya sa kasali sa Corteza Surveying Corporation. Apat ang kanilang naging anak ng butihing may bahay na si Belen Velarde. Si Brother Mike ay kilalang real estate developer at may-ari ng multinational village, breakdown at moonwalk subdivision sa Parañaque Metro Manila. Isang malaking himala ang naganap sa buhay niya noong Pebrero 1978 sa edad na 38 nang ihanda siya sa isang maselang operasyon sa puso. Nang umano ay dinalaw siya ng isang nurse na babae na nakasuot ng puting damit ng isang umano'y anghel na sugo ng Panginoon sa kanyang silid sa Philippine Heart Center at inabot sa kanya ang salita ng Diyos. Ito ang pumukaw sa kanya at nagbalakas sa kanyang puso na siyang dahilan ng kanyang pag-alaman. Kinabukasan, nagulat ang kanyang buto nang makita siyang naglalakad at masigla. Sinuri at inobserbahan siya ng ilang araw. Di natuloy ang operasyon at ito'y himala para sa kanya. Pinagaling siya ng Panginoon, hindi lamang sa physical na kalusugan, kundi maging sa kanyang hangarin at espiritual na pagnaw sa mundo. Paglabas niya ng ospital, dala niya ang maliit na Good News Bible. Noong 1981, nang mamili siya ng lupa sa paligid ng Naiya, ayaw ipagbili ito ng may-ari kung hindi kasama ang impina ng Radyo DWXL. Kaya, binili na lang niya pati ito at dito niya na ipalaganap ang salita ng Diyos. Naging born again Catholic siya sa taong ito. Sa tindi ng hangarin niyang may pahayag ang himala at kabutihan ng Diyos sa kanya, nakipagtulungan siya kina Monsignor Fidelis Limcaco ng Fairview, Quezon City, Gian Yam, Sister Angela Lim, OFM ng Stella Maris College, Brother VP Junisio, Brother Cesar Rojas, Brother Bingo Trisologo, at Brother Ronald Remy. Itinatag nila ang Quezon City Catholic Charismatic Renewal Secretariat. Upang mapalaganap ang mabuting balita ng Diyos, pinagkasunduan nila ang pagdaos ng buwan ng Charismatic Mass at Healing Rally sa Araneta Coliseum tuwing ika-apat ng linggo ng buwan. Inalok ni Brother Mike ang kanyang pinansyal na tulong na 50,000 pesos kay Monsignor Limcaco. Ayon sa kanya, ito ay kahuli-hulihang pera niya sa bangko dahil hirap ang negosyo niya sa real estate sa nihin ng krisis sa ekonomiya ng Pilipinas. Baon din siya sa utang na umabot ng 200 million. Dahil sa malakas niyang pananalig, dumating ang Charismatic Mass nila. May dumating sa tanggapan niyang mga mangangalakan upang bumili ng lote sa multinational village sa halagang 60 million at may paunang bayad na 5 million. Ito naman ang simula ng pagbangon niya.
nagpaalam sa kanyang hangarin ipamahagi ang kabutihan ng Panginoon. Dumami ang nakinig sa kanya. Nagdaos siya ng mga Life in the Spirit Seminar sa kanyang tanggapan sa Amorsolo, Legazpi Village, Makati. Buwa ng Misa at Healing Rally hanggang maitatag ang El Shaddai Movement. Sa ngayon, libo-libong mga tao ang tagasunod ng El Shaddai, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang